Kamusta mga idol? Ngayon ay magbibigay uli tayo ng kaunting kaalaman base sa aking pagsusuri at pagre-research tungkol sa bloodlines history ng mga manok. Sa mga baguhan pa lamang sa pagmamanok na gusto pa malaman ang mga kasaysayan ng bloodlines. Disclaimer, hindi po tayo expert sa bloodlines history. Nais ko lang mag-share ng aking kaunting kaalaman. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakipindot naman ang subscribe button para sa suporta. Ngayon ang topic natin ay tungkol sa kasaysayan ng Jelmore Hatch at mga pinagmulan ng Hatch bloodlines. Paalala lamang po sa aking mga viewers. Ang mga impormasyon na aking babanggitin sa video na ito ay base lamang sa aking pagre-research pagsasaliksik sa internet. For entertainment and educational purposes. Kasaysayan ng Jelmore Hatch. Si Loon Gilmore ay isang cocker at isang mabuting kaibigan ni Ben Ford. Nakipaglaban sila ng mga manok kasama sa laban sa isa't isa sa loob ng mahigit 60 taon. Nakuha ni Loon Gilmore ang kanyang mga manok ng direkta mula sa Sanford Hatch at Mike Carney. Nang tumawid si Mike sa mga Carney Brown Red sa mga manok na hatch ay kahanga-hanga sila gaya ng anumang pinalaki hanggang sa araw na ito. Mga fighting style ng hatch at pinagmulan. Ang mga hatch ay kilala bilang malakas at agresibo na manok at kilala sa kanilang malalim na laro. Ang mga modernong hatch ay mataas na lumilipad, mas mabilis, at napakatalino na manlalaban. Gayunpaman, nandoon pa rin ang kanilang mga karaniwang katangian tulad ng power at gameness. Ang kanilang mga palo ay madalas na nakakahanga sa oras ng labanan. Karaniwang medium stationed ang mga ito at pre-combed na may ilang percent na straight combed. Ang dugo ng hatch ay nagmula sa Sanford hatch na pinaghalo, gaya ng kwento, isang Carney White Hackle na may isang Carney Brown Red, na naghalo sa iba pang mga dugo tulad ng Herman Doria Boston Roundheads, James Thompson Mahogany, bukod sa iba pa, upang makabuo ng kanyang signature hatch foul. Sa Pilipinas ay marami na ang uri ng hatch bloodline sa ngayon. Depende kung anong crosses sila galing. Mga idol, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Hanggang sa muli, kita-kits uli tayo in my next video. Salamat!